What's up, Philippines? What's up, world? What's up, people? Live Overseas TV is live again. And for today's video, para po to sa mga newcomer dito sa Hong Kong at saka yung mga papunta pa lang ng Hong Kong or yung balak maging isang overseas dito sa Hong Kong. Just a simple tips po, mga kabayan. I will show you kung ano po yung mga types of how do you call this one? Transportation. Kung bago ka lang dito sa Hong Kong, pinaka-convenient na transportation dito is MTR. Maraming klaseng transportation na pwede nyong masakyan, katulad ng MTR, bus, minibus, tram. Pero yung MTR talaga yung pinaka-convenient pag bagong-bago ka, kasi nga iwas talang po, iwas ligaw. So ngayon, pag mostly na mga people, or all of the people siguro dito is mayroon silang tinatawag na patatong or octopus. Yung patatong na yun, yun yung gagamitin nyo to pay your fare, or pwede rin gamitin magbayad ka sa mga stores like 7-Eleven or other store na nag-a-access sila ng octopus payment. So ngayon po, ano ba yung octopus? Ipapakita ko sa inyo yung sample ng octopus saglit. Saan na ba yun? No, I made this video para ano, ayoko yung mga bagong salta dito na parang tatanga-tanga na katulad sa akin dati. Kasi nga, hindi ko pa alam yung kung ano yun. Ito po yung tinatawag na octopus, mga people. Kasi gagamitin mo ito, idatap mo ito kahit saan ka, ano, MTR, it's either tram or bus. So as what I've said po, MTR is the best, the best and convenient transportation na gagamitin nyo. Pero pag wala kayong, ano, octopus, pa, tas gusto nyo pumunta na or sumakay ng MTR pero wala kayong octopus or walang laman yung octopus nyo, pwede kayong kumuha ng ticket dito sa ano na, sa machine na to. Ayan, yung gawin nyo lang, pupunta kayo sa machine na to, tas pindutin nyo yung ano, yung station or yung lugar na kung saan kayo pupunta. Tapos kunyari ngayong araw na to, pupunta tayo ng Central. Ito po yung Central. Pindutin nyo yun. Ayan, mga kabayan. Tapos ano, pag pinindot mo yun, lalabas dito yung, i-try natin. So, lalabas dyan yung kung magkano yung babayaran nyo. It's $14. Pag nagbayad kayo, dyan kayo babayad pag puro coins. At saka, or yung mga ayun mo, mga $10, ganyan. So, $14 siya guys pag wala kang octopus. Pero pag may octopus ka, nasa $10 lang. So, kailangan na kukuha kayo ng octopus para makasave kayo sa lahat. Or discounted na yun sa lahat ng mga transportation. Kaysa magkukuha-kuha ka ng ano, kukuha-kuha ka ng card or babayad kayo ng cash. So, pag nakakuha ka na ng ano, card or mayroon ka ng octopus, pupunta ka doon sa, bago ka makapasok doon para makasakay ng train, kailangan mo munang itap doon yung ano, yung mga, yung card or yung octopus. So once again, yung video na to is para talaga sa mga bagong salta dito sa Hong Kong or yung papunta dito at saka yung nagbabalak na papunta dito. It's either na tourist kayo or domestic worker. So itatap natin dito. Dito po 'yon bago ka makapasok. And then pag natapo na 'yon, pwede ka nang makapasok. At saka bababa tayo dun sa train. Recommended ko talaga sa mga bagong salda dito yung pag ano, pag nag-travel kayo, gamit kayo ng MTR. Minsan lang kaso, ano, ngayon, maraming tao sa loob ng NTR, parang walang COVID lang dito. Siksikan po talaga yung tao. And
natin, kailangan natin ano, maging alert po, guys, kasi lagi akong natalang dati, kasi nga tatanga-tanga kasi ako. Hindi ako nagbabasa. So kailangan magbasa-basa din kayo, at saka huwag kayong katulad sa akin na tatanga-tanga talaga. So punta tayo ng Central. May dalawang side kasi dito na ano. Ito pa yung isang side ng train. Yan, ibang destination yan to Chunwan. So gusto mong pumunta ng Central, di ba, pupunta tayo ng Central. Dito magbasa ka talaga, kasi nga mostly natatalang ayan na naman, ilunggo na naman ko. Naligaw ako. Ayan. So pupunta tayo ng Central. So ito lang po yun, guys. Pag first timer ka, tapos sa hindi ka gusto matalang, sakay ka MTR. Pero kung medyo kabisado mo na ang mga lugar, kagang mga bus stop, sakay ka ng bus. So anyway, guys, ito po. Pag sumakay ka ng MTR, kahit nasa loob ka na ng MTR, pag naligaw ka doon, huwag ka munang lalabas, huwag mo munang itap yung yung octopus mo. Tapos pwede ka nang bumalik dito sa sakayan ng train. At saka tingnan mo muna kung saan lugar ka na, at saka kung saan lugar yung papuntahan mo kung naliligaw ka. Yan yung advantage pag sumakay ka ng MTR. Pag sumakay ka naman ng bus po, masasayang lang talaga yung bayad mo, kasi pag sumakay ka tapos naligaw ka, yung bayad mo hindi na mababalik yun. Yan. Tapos parang ano na yun, hindi siya safe pag bago ka lang dito sa Hong Kong. So dapat pag gusto mo mag-explore, MTR or di kaya tram. So mas yung pinakamura pala na transportation dito, guys, is tram. Pero ito naman yung pinakamabagal. At saka hindi siya available in any parts of Hong Kong. Parang Hong Kong Island lang yung MTR dito. Yung tram dito. So paano ba kumuha ng octopus, guys? So pag pumunta ka ng MTR station, tapos magtatanong kung saan banda yung information doon. Tapos sabihin mo doon na bibili ka ng octopus card. It costs 150 po siya, tapos 50 na yung balance amount. Tapos kailangan wag mong pa zero balance yung octopus mo para hindi mabawasan yung yung deposit na amount doon. So pag nagtatap ka ng bayad sa octopus mo or mag-deposit ka ng money sa octopus mo, pwede ka mag-deposit doon sa 7-Eleven or sa loob mismo ng MTR. It's either like from 50 to up. Hindi po pwedeng 10-10 lang. So from 50, 100 and up. Yan na yun, pwede kayong mag-tap ng ganyan. So, ayaw ko sana kung sumakay dito kasi nagbablog po ako eh. Nagsasalita pa ako kung ano yung mga gusto kong sabihin sa inyo or anong gusto kong i-share sa mga newcomer lang po to. So by the way, kung mayroong nanonood dyan na mga matagal na dito sa Hong Kong, kung any suggestion po, kung may idadagdag kayo ng mga information about sa transportation, pwede nyo yung i-drop doon sa comment section sa vlog na to or sa video na to, para hindi maging tanga-tanga yung mga bagong dating dito. hindi sila maging katulad ko dati. So, once again, guys, kailangan maging alert, magbasa-basa, and syempre, huwag kayong tatanga-tanga, huwag yung puro cellphone lang yung inaatupag natin. Okay, so, for today, magbabay-bay muna ako sa inyo. Tapos, see you later on, kasi nga, pupunta tayo dun sa Hong Kong. I-share ko sa inyo ipapakita ko sa inyo kung saan yung mga OFW nagtatambay. Kung ano ba yung mga ginagawa nila during their holidays. Okay, guys? So, bye-bye for now. Ipasensya na kasi nga,